2015 One Piece of BSP Series Coin Frost Coin. Meron na pong value, guys, no? Kaya huwag palampasin ang videong ito. Guys, welcome back po sa ating channel. Ayan. Pero bago lang tayo magtuloy-tuloy, kung bago ka lang at lagi kang nanonood ng mga coin review, guys, subscribe ka na din po sa aking channel at i-on ang bell para palagi kang updated. At syempre, huwag niyo pong kalilimutang mag-like at mag-comment na rin po kayo at pakishare ang ating mga video. Ayan, ang ating pong magiging content ngayon, mga Frost Coin Year 2015. Ayan. Alam mo kasi nung mga nakaraang buwan, pag tinignan mo itong 2015 One Piece na ito sa lumista, ay wala pa siyang value. At kahapon lang tinignan ko at meron na pong value itong mga One Piece na ito. Frost Coin. Ayan po siya. No? Doon po sa mga hindi pa pamilyar sa mga Frost Coin, One Piece, ayan po ang kanyang itsura. No? Talagang para siyang literal na Frost. You know? Malamig siya sa mata at yung kanyang itsura ay kakaiba sa mga common 2015 One Piece. Okay, bisitahin natin ang lumista. Tingnan natin itong mga One Piece na ito, mga Frost Coin na ito. Eh sa guys, no, andyan na features ng mga magnetic One Piece BSP Series 2003 to year 2017 at kasama itong 2015 syempre na mga Frost Coin. Ito po mga Frost Coin ay variation po, ah, hindi po ito mga error coins. Kaya naman meron po siyang record dito at kung mapapansin nyo, tatlong variation ang meron sa kasalukuyan itong mga 2015. Pero nasa unahan na yan, 18%. Common po ano, reverse 2 at nasa uncirculated condition, 59. At nag-update na rin, meron na pong sign ng peso, diba? Kasi dati number lang, you know. Ayun, meron siyang peso. So, 59 pesos. Sumunod yung 2015 na 9%. Reverse 3 lang siya, no? At sa AU, about uncirculated or almost uncirculated is 18 pesos na ang value dito sa n.mista.com. Tapos yung pangatlo, yung 2015, 1.6%. Ayan po yung ating tampok ngayon. Yung reverse 3 siya. Tapos, pros. At meron na pong value ngayon sa extra fine condition is 51. So, maganda na po. Extra fine condition pa lang yan. Susunod dyan is AU na, di ba? Ibig sabihin, pag AU, mas mataas yan ang bahagya dyan kung ang inyong hawak ay AU. At lalong-lalo na kung uncirculated. Pwede siguro umabot na sa 100 pesos ang Frost Coin kapag ang inyong hawak ay uncirculated condition. Yung magandang-maganda pa, yung hindi pa umikot sa market. Ayan guys, kaya pakicheck nyo ang inyong mga One Piece 2015. Baka meron kayong mga Frost Coin. At kung gusto nyo pong magbenta, no, at marami kayong stock dyan, pwede po kayong mag-listing sa aking page. Kalimay Online Facebook page lamang po. No. Lagyan nyo lang ng caption kung gusto nyo nga ipagbili. No, at baka makahanap po kayo doon ng makakatransaksyon. Ayan, so ito yung mga 2015 ko. No, yung tatlong piraso na examples. Ayan. Lalong-lalo na sa mga bago, naguguluhan pa sila dyan. Ano ba yung mga Frost Coin na yan? Ayan po ang itsura ng Frost Coin. At tingnan nyo mabuti ang inyong mga 2015 dyan. Kung common ang inyong hawak, hindi po ganito ang itsura. Ibang-iba po yan. At kahit hindi ka pa po sanay mangilatis, kung makakakuha ka nito, mapapansin mo ngang iba siya. So kung ayan, tutulad yan, nakita nyo na dito sa ating content. So, magiging familiar ka na sa mga Frost Coin. Ito po ay mga variation, inuulit ko. Ito po ay hindi mga errors. Ang mga errors po ay hindi po yan nila nire-record sa lumista. No? Ayan ang lumista. Lagi naman na akong nag-update sa inyo. Baka naman, ano? Ayan. So, tingnan nyo ang reverse. Reverse 3. Gagandang coins, guys. Alright, huwag kalilimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Until next time po. God bless you all. I'm out.